Yun, magandang gabi po sa inyo lahat. Kagaling ko po sa trabaho. So, gawa po tayo ng pudding. May leftover pudding po kami dun. Bread na mag-expire na po ngayon. So, gagawin na po nating pudding. Sayang naman po kung hindi natin ano, gagawa ng paraan. Kaya, gawan po natin ng paraan para mapakinabangan pa. At pwede pang kainin. So, tara po, papakita ko po sa inyo kung paano gumawa. Kailangan po natin ng condensed milk, itlog, gatas, tsaka leftover bread. Expired na ito ngayon, kailangan natin gawin na. Mga konti lang po kasi matamis. Ito lang po yung gagamitin natin pang patamis. Imbes na sukal, ito po yung gagamitin natin pang patamis. Ito po masyadong marami pa na ginakakain. Mas natin sa batid eh. Basid po natin yung sa ano, kandis. Gatas po natin yung mga nasa ano lang po yung nilagay ko, 1 cup. Saka po natin lalagay. Raisins, chocolate chips, pwede nyo pong lagyan. May chocolate powder din kayo, pwede nyo lagyan ng chocolate powder. Ito yung Milo. Milo pwede rin po, Milo. Pag naano nyo po na medyo tuyo siya, pwede nyo pong lagyan ng gatas. Pero recommended po i-ano nyo siya. I-overnight soak nyo sa ano, sa milk niya, hinahin natin. Overnight nyo po siya para mas maganda po yung texture. So yan na po. Yan po. Super easy. Super dali. So papakita ko po sa inyo bukas at i-bake po natin bukas. Dito na lang po. Bye-bye. The next day. So, ito na po yung bread pudding natin. I-bake na po natin ngayon. Ito po yung hiniwa-hiwa ko kahapon na nangyari. Sinok ko po siya sa gatas itlog. Kikita na naman po yung sa video kahapon ang ginawa natin. Lagyan pala natin ng ano, ng dates. Para may pambahayan. May dates po tayo dito. Iwain po natin.
para may lasa po siya. May extra flavor. Ano po yung dates natin. At silalagay po natin sa loob. So, yun na po siya. Patransfer po natin sa another mold natin. So, ito po yung isang mold natin. Magbabrush lang po tayo ng langis. Butter, pwede po may butter kayo. Butter po gamitin nyo. Tsaka po natin itatransfer na yun. Kahit anong bread po, pwede nyong gawing pudding. White bread, o kahit anong bread, mga leftover bread po kayo, pwede po. Ito po natin. So, magsiset lang po tayo. Yun, ito na po yung natin. Magic turbuhan natin. So, isiset po natin siya ng 45 minutes. 45 minutes po siya. 180. Yan po, 180. Lagay na po natin. So habang niluluto po natin, gawa po tayo ng sauce. Gawa po tayo ng sauce. A few moments later. So yun po, gawa po tayo ng sauce niya ngayon. Gagamit po tayo ng custard powder, sukal, 2 kutsarang sukal, tsaka evaporated milk po. Gawa po tayo ng sauce. So yun po, ito na po, magluluto na po tayo ng sauce ngayon. May carnation natin. Lagyan ako natin. Halo-halo lang po. Yan po, lumapot na po siya. Pwede na po natin patayin. A few moments later. So ayun, tapos na po siya. Tingnan po natin sa loob. Ayan po siya ngayon. Ayan. Ayan po yung baked pudding natin. Pwede nyo pong sa refrigerate nyo po siya ng kahit 4 hours po para mag-set po siya. Ako po yung overnight ko po, bukas ko pa po siya ihiwain. So yan po, i-refrigerate ko lang po siya. Bukas po tayo. Sige po. The next day. So yan po, ayan na po yung pudding natin. Ayan po yung pudding natin. Ililipat po natin sa plato ngayon. One, two, three. Galing niya. Yun, yun na po siya. Yun na po yung pudding natin. Hiwain na po natin. Iiwa po tayo. Po siya.
Yun po siya yun. Makapal po siya. Kung mapapansin niyo po. Tingnan ko yung daliri ko. Sa 2 inches po siya. Ayan. Plating lang po tayo, plating. So, yan na po yung finished product natin. Lagyan po natin ng sauce. Yun. Saka po natin titignan. Sarap. Sapa. Ayan, pwede na po pang-insert. Pagali lang po siya. Follow nyo lang po yung paano ko ginawa. Tapos yun na po yun. So, ano paano po. Hanggang dito na lang po ulit.